Huli kam sa NAIA, ang isa pang security screening officer na nagbukas ang bagahe at nanguha umano ng gamit ng pasahero. Blessed day mga kabayan, welcome back po sa aking channel WKSA. So isa na namang pangyayari mga kabayan. Isa na namang kaso ang pangyayari. Nasangkot na naman ng security officer sa NAIA mga kabayan. Naging dahilan na pagkatanggal niya sa trabaho. Hindi pa nagtatanggal ang kumain ng pera na security officer. Ngayon, meron namang bago mga kabayan na nababalita ngayon. Ito ay nag-viral na naman sa social media. So panoorin natin mga kabayan ang mga balitang ito. Huli kam sa NAIA, ang isa pang security screening officer na nagbukas ang bagahe at nanguha umano ng gamit ng pasahero. Nahuna ng CCTV sa NAIA Terminal 2 Departure Area noong September 13 ang isang security screening officer na binuksan ang bagahe ng isang pasahero. Kinuha niya ang dalawang pakete mula sa bagahe at inilagay sa isang airport bin. Ibinaba niya ito sa sahig, tinakpan ang isa pang bin, saka itinabi. Kumuha po siya ng gamit sa isang pasahero na hindi naman sa kanya. Allegedly sabi niya, binigyan daw siya. Binigyan naman daw sa kanya. But to us, extortion po yun, hindi po yun bigay. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, nilabag ng screening officer ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Noong Biyernes, natapos ang investigasyon ng OTS at terminate agad ng Sabado ang screening officer na Abril lang na hire bilang job order. Tapos na ba talaga mga screening officer dyan sa NAIA? Sa NAIA mga kabayan, at nangurakot pa rin sila sa mga pasahero na umaalis o dumarating dyan sa NAIA. Kawawa na naman ang mga OFW yan sa mga ganyang screening officer na kurakot sa NAIA. Sana matanggal na yung mga yan at na mapalitan ng mga bago na talagang mga madisiplina at sumusunod sa batas ng NAIA. Terminate agad ng Sabado ang screening officer na Abril lang na hire bilang job order personnel. Affected today, dismissed from the service. Ang sabi raw ng screening officer sa OTS, tsokolate ang kinuha niya na binigay umano sa kanya ng pasahero. But we will have to confirm kung talagang tsokolate. Meron ding angle sa tinitingnan natin mga investigador na baka posibleng kaya merong ganun dahil baka may pinalusot naman itong mga screening officer namin. Sinubukan naming hingi ng contact number ng na-dismiss na security officer para makuha ang kanyang panig. Pero hindi ito ibinigay ng OTS bilang respeto sa kanyang privacy. Tatlong tauhan pa ng OTS ang naka-preventive suspension na at sinampa ng kasong administratibo kasunod ng pagkahulikam sa isang screening officer na lumunok ng tila papel kasunod ng reklamo ng isang pasaherong nawalan daw ng $300. Pero sabi ng screening officer, tsokolate yun at hindi pera. Biro mo, pati pera kinakain na ng screening officer para lang mailusot niya ang kanyang ginawang kalokohan, di ba? Hindi niya alam, may CCTV naman dyan sa NAIA. Paano naman nagagawa yan? Alam naman nilang nag-detect sila ng CCTV dyan sa NAIA International Airport. Bakit hindi sila nag-iingat dyan? Pera. Ayon sa Office for Transportation Security, 24 pang kaso ng paglabag ang kanilang iniimbestigahan na bahagi raw ng kanilang intensified internal cleansing program. We encourage kung talagang if you feel na your rights are violated, we encourage the public to file the complaint and we will act on it. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi sila maingat sa kanilang trabaho sa NAIA mga kabayan dahil alam naman nila ang dapat nilang gawin at o talaga naman mga gawain na nila ito mga kabayan. Kaya ang sinasabi ng spokesperson, hanggat walang nasasampulan sa NAIA ay hindi titigil talaga dyan ang mga kalokohan ng mga screening officer dyan sa NAIA mga kabayan. Dapat talaga sampulan lahat at linisin na ang mga screening officer na mga kurakot dyan. Sa tingin mo, ano kaya ang magiging solusyon dyan? Kasi si Pangulong Duterte, during sa administration ni Pangulong Duterte, bago pa ang administration ni PRRD, meron yung problema tungkol sa laglag bala. At isa yun sa kanyang tinugunan. May mga adjustment. Di ko lang alam kung magkano ba yung sahod ng mga screening officer na yan na umaabot sa punto na ganyan yung kanilang ginagawa. Ang nangyari doon, tinanggal talaga yung ground handler. Naalala niyo yun, tinanggal talaga ang ground handler dahil doon sa laglag bala. Kahit sino pa siya, Kastilalo yun eh. Sinipa ni Presidente dahil hindi katanggap-tanggap yung mga gawain na ganyan.
Anyway, wag na po natin ihambing ang mga administrasyon. Kanya-kanyang estilo yan. Pero PBBM, mahal ko po kayo. Mahal kayo ng bayan. Pwede ba ho? Kinakailangan naman po mag-sample tayo dyan. Ipakita natin ang resolusyon natin na hindi po pwede talaga ang kagaguhan sa gobyerno. Pagsibak na po kayo ng taong mas mataas dahil yung mga taong nasa baba naman tumitingin sa ginagawa ninyo doon sa kanilang mga amo. PBBM, napakagaling ng iyong mga nasa DOTR. No? Sige lang po, magkasama tayo umakyat sa entablado ng eleksyon, pero kung gusto mo talagang ganito ang imahe ng Pilipinas dahil sa iyong DOTR, sige na po, I will respect your wisdom as president. Pero kung ako po kayo, eh talagang nakop, tanggalin na lahat yung mga nasa DOTR dahil puro kahihiyan ang binibigay. Kung hindi na wag kakaroon ng brownout sa airport, kinakain ng dulyares. Ang video pong yan, kakalat po yan sa buong daigdig, Mr. President. Ano ba naman yan? Bakit gusto mong magkaroon ng ganyan kahihiyan? Eh isang tanggal lang naman dyan sa isang opisyalis dyan, bago na sistema dyan. Pag tinanggal niyo yung ulo dyan, magpapadala ng mensahe, hindi na po pwede mga kalokohan sa lahat ng mga ahensya ng DOTR. Eh habang hindi niyo po tinatanggal, abay nakikita, abay pwede pala. Katangahan natin, kabubuhan natin na nawawalan ng kuryente sa airport, kinakain ng pera ng mga turista, okay lang pala eh. Di sige, patuloy ang ligaya. Yan pong mensahe dyan. Pero anyway, I respect na po. Dumating na ako sa pundo, I will respect your wisdom. Pero sayang po yung inakit natin sa entablado para kunin ang suporta ng taong bayan kung palagi na lang pong ipahihiya ang inyong administrasyon. Pero administrasyon niyo po yan. Tama naman si spokesperson Harry Roque sa kanyang mga sinabi. Kaya dapat nga naman linisin na talaga at bigyan ng sample at tanggalin na nga ang pinakamataas na officialist dyan sa NAIA para mabago nga naman talaga ang sistema, mga kabayan, di ba? Sana nga makarating ito kay President BBM para malinis na talagang tuluyan ang NAIA Airport. Kaya tayo mga OFW, atin lang mga gawa, mga kabayan, ay magdobling ingat para hindi tayo makurakutan ng mga screen officer dyan, mga kabayan OFW, na uwi at paalis ng bansang Pilipinas. So, sana po mga kabayan, may nakuha po kayong mga aral sa video na ito at sa mga balitang ito para maging dobling ingat po tayo mga kabayan OFW na pauwi at paalis ng bansa, mga kabayan. At para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ang ilalabas, mga kabayan. God be the glory.